Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda sa aming sinasampalatayanan ay iyong binibigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak. Ngayon, kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal. Kami naway paging dapating maging tagapagmanang kanyang katambal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay na mga trono. Nakaupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong ito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig, ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa 1,000,000 nakaantabay. Kumanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa, at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayo mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, nalipos ng kadiliman. Kari niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Iyong mga kabundukay natutunaw parang pagkit. Sarapan ang dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag iyong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa linmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na kadhal lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan.
Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala na ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakatutulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot nang gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala na silang nakita, kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa linggo pong ito ay
Pinagdiriwang natin ang kapistahan po ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon o tinatawag po nating Feast of the Transfiguration of Jesus. Nakita po na narinig po natin sa Ebanghelyo ang tagpong ito na nagbago ang anyo ni Jesus sa harap ng tatlo niyang alagad, si Pedro, si Juan, at si Santiago. Ang mukha niya ay naging singningning ng araw at ang damit niya ay singbusilak, puti ng busilak. Maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano po ngayon sa pagdiriwang natin ng kapistahang ito na pagdilayan ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad pagkatapos mangyari ang lahat ng ito. Na may marinig silang tinig, sila'y napasubasob, pero tinapik sila ni Jesus at sinabi, tumindig kayo, huwag kayong matakot. At ito din po ang nais sabihin sa atin ni Jesus sa araw na ito. Tumindig kayo, huwag kayong matakot. Minsan sa buhay natin, nadadapa tayo. Minsan nabibigatan sa ating mga problema, naakala natin hindi natin kayang pasanin, nadadapa, nabibigatan. Pero ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagbabagong anyo, sa totoo ay nagbibigay pag-asa sa lahat ng sumusunod sa kanya. Kasi kung babasahin natin ho ng buo ang Ebanghelyo ho natin, pagkatapos magpakita ng anyo ni Jesus, anong sinabi niya sa kanyang mga alagad? Ang sabi niya, itatatwa na ako ng mga matatanda ng bayan. Ipapapatay nila ako. Sinasabi na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang nalalapit niyang pagpapakasakit at pagkamatay. Pero ang pagbabagong anyo ni Jesus ay nagbigay pag-asa sa kanyang mga alagad bago mangyari ang lahat ng ito. Tayo ho bilang mga tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno ay patuloy niyang pinapaalalahanan. Minsan ang buhay ay nababalot din ng mga pagsubok. Minsan may mga kanya-kanya tayong problema at suliranin na akala natin hindi na natin kayang lampasan o bigat na tayo. At minsan ay gusto na lang nating sabihin, ayoko na, suko na ako. Pero kung titignan ho natin, ang tao na nagpupursige sa kabila ng paghihirap, kabila ng mga pagsubok, yun po yung taong nagtatagumpay. At ang kapistahan na natin ngayon ay nagpapaalala sa atin na may pag-asa lagi. Hindi ang problema ang nananaig sa atin. Hindi ang mga pagsubok ang mananaig, kundi ang nananaig ay ang pag-asa natin kay Jesus. Minsan sa mga problema natin, natatakot tayo. At so, dahil sa matinding takot, parang ayaw na nating kumilos at gumalaw. Pero ang paalala sa atin ni Jesus, tumindig kayo, huwag kayong matakot. Magpatuloy sa iyong paglalakbay. Kaya ho, maganda po sa atin bilang Kristiyano na muling makita na ang pinagmumulan ng ating pag-asa ay ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sa Kanya natin nahihinga ang lahat. Sa Kanya natin nasasabi ang lahat ng problema at suliranin natin. Pwede tayong huminga sa Kanya. Minsan ang paghinga natin at pagsumpong ng pahinga ay may mga kasamang luha. Okay lang ho yun. Hindi ho masamang umiyak. Hindi masama na ihinga kay Jesus ang daladalahin mong mabigat. Dahil ang presensya ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa para magpatuloy.
Lagi niya sinasabi sa atin, tumindig kayo, huwag kayong matakot. Kaya sana po, pagkatapos ng ating pagdiriwang ng Eucharistia, pag-uwi natin sa ating mga kanya-kanyang tahanan, ito po ang dala-dala natin, ang pag-asa natin kay Jesus. Na sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pagsubok natin, sa kabila ng mga inilalapit natin sa Kanya, nariyan ang matinding katotohanan na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. At kahit kailan, hindi ho tayo pinabayaan ng Diyos. Manalig tayo sa Kanya, kumapit tayo sa Kanya, kasama lagi natin ang Panginoon. Kaya po, no, bilang Kristiyano ho ngayon, ay wag na wag nating kalimutan at mawala sa isip natin. Minsan kasi, pag nabibigatan tayo sa problema, doon tayo yung pinapansin natin. Doon tayo nagpo-focus. Doon tayo nagpo-focus sa challenges natin. Doon tayo nagpo-focus sa problems natin. Pero hindi natin nakikita na sa kabila ng lahat, katabi natin ang Diyos. Sa kabila ng lahat, kalakbay natin ang Diyos. Eh, wag na wag natin kakalimutan yan. Na lagi nating kapiling ang Diyos. Kaya ho, kung ganito ho ang gagawin natin, kung ito po ang lagi nating isa sa puso at isa sa isip, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kasi alam natin na ang taong may pag-asa, lahat ay posible. At ang ating pag-asa ay ang Poong Jesus Nazareno. Tumindig kayo at huwag kayong matakot. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa kanyang pagbabagong anyo, ipinakikita ni Jesus ang kalwalhatiang maaari nating makamit kung susundin natin siya sa pagtahak ng daan ng sakripisyo at paghahandog ng sarili. Buong puso nating idalangin sa Ama. Ama naming Diyos, liwanagan mo kami. Ama naming Diyos, liwanagan mo kami. Para sa simbahan, ang iyong sambayanan, gabayan mo nawa kami upang manatiling tapat sa iyong salita sa harap ng mga pagtuligsa at pagsubok. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, liwanagan mo kami. Para sa mga pinuno ng simbahan at pamahalaan, liwanagan mo nawa ang kanilang isip upang magawa nila kung ano ang mabuti, tama at nararapat, bagamat ito'y may kahirapan
Manalangin tayo. Ama naming Diyos, liwanagan mo kami. Para sa kabataan, akayin mo silang lumapit at makinig sa iyo. Panibaguhin mo sila sa pamamagitan ng mga mas nakakatanda sa kanila. Silang handang maging modelo ng pag-ibig at matiwasay na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, liwanagan mo kami. Para sa mga yumao, akayin mo sila sa iyong walang hanggang liwanag. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, liwanagan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, liwanagan mo kami. Panginoon, pukawin mo ang aming mga puso at gawin kaming bukas sa iyong biyaya. Tulutan mo kami ng pagpapakumbaba upang manatili kaming tapat sa iyo at sa iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumika, ang mga hain naming naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparamnawa na sa sinag niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito ipinawi niya ang pangambatakot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y inilahad niya ang kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan.
kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ngayon po ay St. John Marie Vianney Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection. Ito po ay ipangtutulong natin sa patuloy na paghuhubog ng ating mga kaparian na programa ng CBCP Commission on the Clergy. Tumulong po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa ikapagigig kalarawan ng niloob mong nagpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.